Ang sabi nga, Romans 10:17, ang sabi po, mga kapatid, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ito ay dapat tuloy-tuloy nating pinapakinggan, binabasa, no? Pero actually iba yung binasa mo lang sa talagang pinakinggan at isinabuhay, isinapuso, no? Iba yung reading, iba yung meditating. Iba yung seeking. Amen? Talagang hinahanap mo yung kaharian ng Diyos mo. Pagharian ka ng Diyos at unahin ang kanyang katwiran, no? So, patuloy po mga kapatid, tayo ay hanapin natin sama-sama, no? Yung ano ba yung katwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, nang sa gayon na patuloy siyang maghari sa buhay natin. And it's all about the Holy Spirit, yung ating pong tinatalakay. Amen? Ang title po nito, The Comforter. Amen? Yan, The Comforter. Yan po ay tinawag, no, sa banal na Espiritu, siya ang The Comforter, tinatawag. No? So, the Holy Spirit is called the Comforter in some English translations of the Bible. For instance, the American King James Version translate John 14:26. Ang sabi doon sa Tagalog, no? 14:26, or sa King James natin basahin para yung Comforter, ayan, sabi doon, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." Amen. So, ang sinasabi po doon, no, the he will be sent by the Father, no? The Holy Spirit will be sent by the Father in the name of Jesus and bring all things to our remembrance whatever I have said unto you. Similarly, the American Standard Version, King James Version, and English Revised Version, no, yung tatlong version na yun, ay, ang ginamit nila is, sa English is Comforter. Sa Greek word is Paraklet. No? Paraklet. So, hindi po kasi, ano eh, kumbaga hindi nila talaga makuha yung pinaka English word, no? Kaya, the Advocate, the Comforter, the Helper, no? Yung Paraclete sa English, sa Greek, no? So, Paraclete, ibig sabihin, is hard to translate into English because there's no perfect English equivalent doon sa Greek word na yun, no? So, basically, ang ibig sabihin ng Paraclete or Parakletos, one who is called alongside. So, laging nasa sa iyo, laging nasa tabi mo, nasa sa atin, actually, naninirahan sa atin ang banal na Espiritu, no? So, He is everything you need para magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi po, sa pamamagitan ng laman, hindi natin magagawa sa ganang ating sarili. Tama? So, tayo ay limitado talaga ng kakayahan, no? Kaya naman ang banal na Espiritu para tulungan tayo, lalo na sa ating mga kahinaan. At isa sa mga kahinaan natin ay manalangin. Tama po ba? Ayan. Pag pinairal ang laman, pag lumalakas ang laman, no, or yung simbuyo ng damdamin, yung emosyon, ayan, hirap manalangin. Tama? Pero ang banal na Espiritu ang Comforter. He is the Helper, He is the Advocate, and He will help us and comfort us, no, in hard times. So, sabi ni Apostle John, basahin natin, John 14:16. Yeah. 14:16. "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Ginamit din yung salitang abide, no? Sinabing abide talagang connected sa iyo habang buhay. So, kung ang tanong, nawawala ba ang banal na Espiritu? Hindi po. Amen? The answer is no. Ayun po. Pinasa natin.
He may abide with you forever. Amen. Sino yung nawawala? Yung fellowship. Yes. Yung fellowship ang nawawala, no? At kapag ganoon, nag-grieve ang banal na espiritu, yung fellowship nawala, wala na yung guidance doon. Gusto man ng banal na espiritu, no, na i-comfort ka, i-guide ka, kaso di ka nakikipag-fellowship sa kanya. So you must know the Holy Spirit. You must know kung ano yung nakakalugod sa Holy Spirit. Amen. Sa gayon, patuloy siyang kumilos. Patuloy ang Diyos na kumilos sa ating buhay. So sa verse 26 naman, binasa na natin kanina, no, yung 26. Doon tayo sa 15:26 ng John. Yan. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusubuin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Amen? So, hindi ka talaga maliligaw o hindi tayo madadaya kung ang banal na Espiritu talaga ang naghahari sa buhay ng isang tao. John 16:7. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi papalito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Amen. So yun po pala, no? And nung earthly ministry ng Panginoon, syempre, siya yung paraklit, di ba? Siya yung paraklit ng mga disciples. Siya yung lagi kasama. Amen. Ngunit nung siya'y nag-ascend na doon sa kanan ng Diyos Ama, sinugo ang banal na Espiritu dahil yung paghayo, di ba? So the day of Pentecost, in-unleash ang banal na Espiritu at na-receive yun ng early church. Amen? Sa Book of Acts. So, 1 John 2:1. Sabi diyan, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. So sino po ang nasa kanan ng Diyos Ama? Jesus. Sino yung dito sa masalibutan na nasa atin? Holy Spirit. Amen. So linawin po natin yan, ha? Yes. Ang Panginoong Jesus nasa kanan ng Diyos na mamagitan sa atin sa Ama. So when we pray in the mighty name of Jesus, that's why when we approach the throne of grace, ang nakikita ng Ama ay ang Panginoong Jesus. Kasi kung tayo hindi, we don't have, kumbaga yung sa picture ng Old Testament, di ba? Sa outer court, yung sa tabernacle, no? Sa outer court, tapos sa holy place, tsaka sa most holy place, di ba? Hindi lahat nakakapasok doon. Pero ngayong panahon natin, yun nga po yung he tore the veil, di ba? Yes. Yun yung talagang nagkaroon tayo ng access because of the sacrifice, the finished work sacrifice of our Lord Jesus Christ. And now, the Lord Jesus Christ is continuously interceding. Kaya mahalaga yung intercede. Eh. Yes. Intercessors, napakahalaga because prayer is our highest calling here on earth. Because prayer is the highest calling as well in heaven. Amen? Naintindihan natin yung kahalagahan, mga kapatid. Kaya nga tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na laging manalangin. He is leading us to fasting and also giving, sacrificing for the advancement of the kingdom of God. So malalaman mo talaga kung nasa tama kang landas kung meron yung tatlong yun. The three core that cannot easily broken. Cannot be easily broken. Ano yun? Prayer, yung fasting, and yung giving or yung sacrificing na tinatawag. Kasi, alam natin, di ba, Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. And this is our reasonable service or proper worship. No, ang tunay na pagsamba pala ay ganoon. No, yung may sakripisyo. So, papaano? Yung papaano isang way na tayo magsakripisyo? Fasting, mga kapatid, no? So, anong date ba ang ating prayer and fasting, 24 hours ulit? March 10 to 11. So, yung first Sunday, di ba, March 3 yun.
hindi ako nagkakamali, no? Ay preparation yun from March 3 papunta sa ating prayer fasting. Preparation yung week na yon na tayo ay sanayin na natin yung ating sarili unti-unti para hindi tayo mabigla. Diba? Yun talaga. Kasi it's basically yung sa pagkain talaga. Avoid. Kasi laban yan eh. Diba? Pero yung mga may medical condition, no, mag-participate pa din. At prayer, yun ang nais ng Lord na tayo sama-sama, no, at talagang hanapin ang kalooban niya. So, ang tinatawag sa Biblia, sa Banal na Espiritu, is the Helper, is the Counselor, is the Comforter, He is the Advocate, no? And sa mga versions ng Biblia sa English, no, yun yung binanggit doon. So, provides a more encompassing term for the different aspects of the Holy Spirit's ministries, no? So, yun ang ministry ng Banal na Espiritu, yung talagang trabaho niya, or ibig sabihin, ginagawa niya, yung role niya sa ating buhay, no? Minumold niya yung ating character into the image and likeness of God. Because He is God. The Holy Spirit is God. So He does more than comfort, more than comfort. He also guides. He is the seal. Diba? Siya ang tatak ating pagka-Kristiyano. Holy Spirit also baptize. Siya ang nagbabaptize sa atin. He regenerates. Siya ang nagpapabanal sa atin. At anong pang ginagawa ng Holy Spirit? He convicts us. Amen? He convicts us. Iba yung condemn sa convict. Malayo-malayo yun, no? Yung condemn, yung talagang hindi ka talaga sumunod sa Panginoon. Katulad ni Judas, di ba, nagsisi nga siya, pero wala eh. Nagpakamatay siya at hindi niya talaga tinanggap ang Panginoon bilang Diyos ng kanyang buhay, tagapagligtas, no? So, ngunit, yun nga po, si Pedro, Apostle Pedro, ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon nung dininay niya ang Lord, no? Dahil talagang ang Panginoon niya ay ang Panginoong Jesus. So, paraclete, no, sabi, I will send another paraclete sa Greek, John 14:16. Meaning, He Himself had served as a paraclete. Ang Panginoong Jesus, sabi sa kanyang mga disciples, katulad na katulad niya, yung isusugo. No? Bakit sinabi ka na yung ibig niyang sabihin na katulad niya? Kasi nga, triunity, no? Father, Son, and the Holy Spirit. They are one. So, basahin natin John 14:1. Sabi ng Panginoon, John chapter 14, verse 1. Yan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Yan. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So, dito kinilain talaga, di ba? Kasi sabihin, Jesus, tao lang eh. Hindi, pag naunawaan natin ang Godhead, sumampalataya tayo sa Diyos, sa Ama, sumampalataya din tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Because He is God. Jesus is God. John 16, verse 21, kasunod nun, ng 14:1. 16:21. Yeah. So, a woman, when she is in travail, had sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembered no more the anguish for joy that a man is born into the world. So, sinasabi dyan na joy, no? Telling them not to be afraid and promising that their sorrow would turn into joy. Amen. Sa mundong ito, may kapighatian. May mga pagsubok, no? Pero nakakalimutan ng mga kahit mga Kristiyano, nandiyan lang naman ang Banal na Espiritu eh. No? Pero tayo, we are always like, you know, worried, nababagabag, natatakot, kinakabahan. So, sa tayo, ano yung
Ano yung dapat nating gawin kapag ganun? Signal na yun na dapat ka manalangin. Di ba? Yun na yung sign. Di ba? Nababagabag ka? May anxiety ka? Di ba? Worried ka? It's a signal na mag-pray ka at kausapin mo ang banal na Espiritu, kausapin mo ang Diyos. Amen? So yun po ang pinapahayag ng Panginoon. At makatanggap tayo ng kapayapaan at patuloy na kagalakan. No? He would be, sabi ng Panginoon, I will leave, but another helper or comforter would be on the way. Luke 24:49. No? Lucas 24:49. Yun yung sinabi niya doon, di ba? Na isusuko ang patnubay, no? O yung magko-comforter. Kaya sabi, but they constrained him, saying, abide with us. 24:49. Yan. And behold, I set the promise, yung pangako ng Ama upon you, sabi doon. But tarry ye in the city of Jerusalem. Huwag kayong aalis, diba, sa Jerusalem until ye be endued with power from on high. Hanggang sa ma-receive ninyo yung kapangyarihan mula sa Ama. Yun ay ang banal na Espiritu. No? So sa 1 John chapter 2 verse 1, ayan. Sabi dito, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen. So yun yung ating mediator, siya, ang Panginoong Jesus. God comforts His children, no? Do you believe that God comforts His children? Amen. He is the Father, we are His children. He is the God of all comfort. And we know His peace, yung kanyang kapayapaan, kahit sa gitna ng kaguluhan, kahit sa gitna ng matinding pagsubok sa ating buhay, makakaranas tayo ng kapayapaan. Amen? Because of the Holy Spirit. So, praise be unto God, sabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians 1, verse 3 to 5. Sa English natin masa. Yan. 2 Corinthians 1, 3. Blessed be God, sabi ni Apostle Paul, no? Even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, praise the Lord, no? And the God of all comfort. Yeah? Yan ang bungad ni Apostle Paul sa kanyang sulat. Next, sa verse 4, who comforted us in all our tribulation? Sabi niya, ang Diyos ang siyang kumukupkup sa atin, kumakalinga sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian or mga pagsubok na dinaraanan, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Nang sa gayon tayo rin ay makapagbigay ng kalakasan sa ating mga kapatiran na nasa matinding pagsubok. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen. Next verse, 5. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Amen? So, napakaganda po nung sinulat ni Apostle Paul. Sabi sa English, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort, who comforts us in all troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abound through the Lord Jesus Christ. Amen. Maraming paraan po tayo kinocomfort ng Diyos. Baka isipin nyo kasi yung karamihan baka sa mga Kristiyano, akala ko ba God of all comfort ay bakit may paghihirap? Diba? Baka mali yung pagkakaunawa natin, no?
Yun nga po eh, papaano natin mararanasan yung comfort from God kung hindi tayo dadanas ng suffering or ng hardships? Tama po ba? So baka akala natin, ma-misunderstood natin yung comfort is yung magiging easy-easy lang ang buhay sa mundo. Hindi po yun ganun. Amen? God comforts us in many ways, through the wonderful promises of His Word, through fellow believers, and of course, through the Holy Spirit's indwelling. The Spirit is our comforter. Basahin natin Psalm 34, verse 18. Yeah. Sa King James, sabi, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Sa English, sabi, ibang translation, sabi, "The Lord is near to the brokenhearted and save such as be of a contrite spirit." Amen? So, pinapahayag dito, no, that Spirit is our comforter and He is so much more our counselor. He is the encourager and helper. He is always present to bring comfort to the children of God. Laging nariyan ang Banal na Espiritu. Yun yung ibig sabihin sa Greek word na paraklet or parakletos. Psalm 139 verse 7 hanggang 8. "Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there." No? So ibig sabihin, yung Banal na Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, yung presensya ng Diyos, kaya tayong samahan sa kahit saang sitwasyon ng ating buhay. Amen? So, because He is the Comforter. So, alam po ba natin mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay meron talagang hardships? Sacrifice niya, no? May sacrifice. So, katulad ng early church talagang nag-sacrifice, ganun din tayo. No, meron talaga tayong gagawin, meron talaga tayong pinapagawa ang Panginoon at upang matupad ang kalooban niya sa atin. Ngunit sa kabila ng mga yun nga po, persecutions, hardships, trials or tribulations, nandiyan lagi ang Banal na Espiritu. Huwag natin kalilimutan, no, na nandito sa ating katawan, tayo ang templo ng Banal na Espiritu at siya ang gumagabay sa atin. Amen. So, ayun po, no, ang maikling mensahe ng Panginoon na isipahayag sa hapong ito, that the Holy Spirit is the comforter. He is the encourager when we are discouraged. Yeah. Diba? He is the helper in any situation, no? An ever-present help in times of need. Diba? Yun po. Kaya huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid. Let's go, sabi nga, pray without ceasing. Diba? Give thanks to the Lord always. At huwag natin kalilimutan yung ating mission. No? Mission dito sa liputan. Yung ating Great Commission na pinapagawa ng Panginoon, that only the Holy Spirit can do yung mga bagay na yun. Tayo ay instrumento lamang. No? So, tayo po ito mayo at tayo manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Give you glory, give you honor, Panginoon. Salamat, Panginoon. Father God in heaven, we thank you. Give you praise. Salamat, Lord, sa salita mo na aming napagbulay-bulay. Truly, you are the Comforter, Holy Spirit, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang aming tumutulong sa aming Panginoon. Ibibigay sa amin kalakasan, pangunawa at karunungan sa mga, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon ng aming buhay, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, tumanay emotional, Panginoon, financial, Panginoon, sa aming mental health, Panginoon, you are in charge, Panginoon, you're our comforter, truly, Panginoon, in every aspect of our lives, Panginoon, you are the comforter, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyo, nagagawa namin, Panginoon, ang mga bagay na para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa amin, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, ng mga dapat namin priorities or mga dapat namin unahin, Panginoon,
At upang nang sa gayon, Lord, ikaw ay malugod sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyong pagnubay. We give you all the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen.